We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Exclusive. Lalaki, patay matapos barilin ng riding in tandem suspects sa Malasiki, Pangasinan. Live-in partner ng biktima, nakaligtas. Pagsemplang ng motorsiklo matapos mabangga ang papalabas na SUV sa pool sa CCTV. Mga bakasyonista, nag-umpisa ng umakyat sa Baguio City ngayong long holiday weekend. At kung isang pagkain lang ang pwede mong kainin sa buong buhay mo, ano ito at bakit? Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Masantos yang aram na imbag gamale maya pagat panapon kapuso. Narito na ang One North Central Luzon. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Live mula rito sa GMA Dagupan Station, ako po si Chris Zuniga. Patay ang isang lalaki matapos na barilin ng riding in tandem suspect sa Malasiki, Pangasinan. Live-in partner ng biktima nakaligtas. Nakalerto si Russell Simorio. Exclusive! Sakay ng tricycle ang mag-live-in partner habang tinatahak ang kahabaan ng barangay Bulawit, Malasiki, Pangasinan. Bago mag-alas 9 kaninang umaga sa tulay, bigla na lang binaril ng riding in tandem suspect ang driver ng tricycle. Tinamaan sa katawan ng biktima, ligtas ang kanyang live-in partner. Ayon sa Malasiki Police, dead on arrival sa ospital ang biktima na isang 40 anyos na lalaki na taga barangay Polong Norte ng parehong bayan. Naka-tricycle sila. Tama yung live-in partner niya. Parang sinabayan siya. So, tinitigan namin ang gulong. Tumakas ang mga suspect matapos ang krimen. Nakamas daw sila eh. Yung suspect. Tapos ilang putok ba yung kwan? Kasi may mga bahay-bahay doon. Isang putok lang yung narinig namin, sabi nila. Ayon sa pulisya, posibleng may matinding galit ang mga suspect sa biktima. Patuloy ang imbestigasyon ng pulisya upang malaman ang motibo at matukoy kung sino ang mga salarin. Nangangalap na rin ng CCTV footages ang pulisya na posibleng makatulong sa kanilang imbestigasyon. Hindi namin bibitawan doon at makukuha namin yung identity ng mga suspect natin. Nakausap ng news team ang live-in partner ng biktima sa pamamagitan ng telepono pero tumanggi siyang magbigay ng pahayag. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North Central Luzon. Pagsemplang ng motorsiklo matapos mabangga ang papalabas na SUV sa pool sa CCTV. Nakatutok Claire Lacanilaw Dungka. Sa video, makikita ang dahan-dahan na paglabas ng isang SUV sa kahabaan ng barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan, pasado alas 9 ng gabi nitong August 21. Maya-maya pa, makikita na rin sa video ang pagewang-gewang na motorsiklo hanggang mabangga ang papalabas na SUV. Sumemplang ang rider at ang angkas. Nagtamo sila ng sugat. Makikita rin na walang suot na helmet at reflectorized vest ang mga sakay na motorsiklo nang mangyari ang aksidente. Napag-alaman ng mga opisyal ng barangay na walang lisensya ang nagmaneho ng motorsiklo. Bago siya tumalpok doon sa four-wheelers is pag-iwang-iwang siya. At ang problema nga doon is yung driver is wala palang lisensya. Paalala ng otoridad sa mga motorista, lalo na sa mga kabataan, na huwag magmaneho ng walang lisensya at walang kaukulang proteksyon upang makaiwas sa aksidente. Mag-ingat po tayo, lalo na sa pagdiri kung minsan marami kaming napapadaan sa mga motorsiklo na walang ilaw, walang helmet, almost kabataan yung nakikita namin. Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Dagsa naman sa Baguio City ang mga turista ngayong long weekend kung saan bigla ring bubuhos ang ulan ngayong hapon. Live mula sa City of Pines, nakatutok doon si Jasmine Gabriel Galvan. Jasmine? Chris, maulan man ang panahon dito sa Baguio City pero dagsa pa rin ang mga turista ngayong long weekend.
Mula sa Pampanga, maagang bumiyahe pa Baguio City ang pamilya Guevara upang dito gugulin ang long weekend. First stop ng pamilyang pamosong Lion's Head sa Cannon Road. Dito okay ang klima, no? Tsaka maraming mga tourist spot. No? Dagsa ang mga turista sa Baguio kahit pa nakararanas ng bahagyang pag-ulan. Inikot ang mga pamosong pasyalan sa lungsod tulad ng Burnham Park kung saan mai-enjoy ang biking at boating. Sa dami ng pwedeng pasyalan sa Baguio, kulang daw ang 4 na araw na bakasyon. Perfect ang Baguio feels sa 18.4 degrees Celsius sa temperature. Malamig na rin. Enjoy very much. Mahigit 300 na tourist police ang idiniploy sa iba't ibang bahagi ng lungsod upang mangalaga sa seguridad ng mga bakasyonista. Pinag-iingat ang mga turista sa iba't ibang modus ng mga kawatan. Ipinaalala rin sa mga bisita ang mga umiiral na ordinansa sa lungsod, gaya ng anti-smoking at anti-littering. Umiiral pa rin ang number coding scheme sa mga sasakyan. This Friday and Monday ay kailangan po nilang sundin ang ating coding scheme. Kahit na po holiday ay option pa rin po dito sa Baguio City during the weekdays. Chris, ayon sa Baguio City Police Office, expected na mas marami pa yung mga turistang aakyat bukas hanggang sa Linggo dito sa lungsod ng Baguio. Kasabay niyan ang panawagan na magdala ng payong dahil karaniwan ang buhos ng ulan pagsapit ng hapon. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Ilang negosyante naman sa Barangay Tapuak, Dagupan City, binalaan ng mga opisyal ng barangay dahil sa hindi pagsesegregate ng basura. Narito ang report. Mahigpit na ipinatutupad ang no segregation, no collection policy ng basura sa Barangay Tapuak, Dagupan City. Mataas naman daw ang compliance rate ng mga residente ayon sa mga opisyal ng barangay. Pero may ilang negosyante raw na hindi tumatalima. Ayon sa punong barangay, mapipilitan silang hindi isyuhan ng barangay business permit ang mga negosyante kung hindi sila susunod sa polisiya kaugnay sa basura. Yung mga may mga pasaway kasi, so sila yung medyo dinidelay para winawardingan, pinagsasabihan. Para matuto sila. Pabor dito ang mga residente at ibang negosyante. Para sa kalinisan ng kapaligiran. Tapos yung mga nabubulok ilagay na lang sa halaman, halimbawa yung mga pinagbalatang ng mga gulay. Sa ngayon, wala nang problema sa lokasyon ng material recovery facility ng barangay. Simula kasi nang mailipat ito sa mas malawak na espasyo at malayo sa kabahayan, ay naging maayos na ang waste disposal ng barangay. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Gulbad, One North Central Luzon. Vice Governor ng Abra pinatawa ng 10 buwang suspensyon ng Malacañang dahil sa COVID-19 hospital lockdown order. May ulat si CJ Turida. Isinilbi na ng DILG ang utos ng Office of the President sa ilalim ng Deputy Executive Secretary for Legal Affairs na suspindihin ng 18 buwan sa kanyang pwesto si Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos. Kaugnay ito sa isinampang administrative case laban kay Bernos noong siya'y gobernador pa lamang na oppression and abuse of authority, conduct unbecoming of a public official at disobedience to national government policies na isinampa ng medical director ng isang ospital sa Abra dahil ito sa pagpapatupad ng lockdown sa nasabing ospital noong 2020 matapos magpositibo sa COVID-19 ang isang nurse doon. Ipinunto noon ng medical director na walang basehan ang pagpapatupad ng lockdown sa ospital dahil walang concurrence ng CAR Regional Interagency Agency Task Force. Sagot noon ni Bernos na tiniyak lamang niya ang kaligtasan ng mga Abreños mula sa COVID-19. Naniniwala si Bernos na moot and academic na ang suspension dahil hindi na siya ang nakaupong gobernador ng Abra. Dahil dito, naghain ang kampo ni Bernos sa korte ng certiorari at hiling ang temporary restraining order. Dudulog din daw sila sa Court of Appeals. Isutikos question na rin tayo. Kaapay nga i-implement the J in-impose ng suspension, hindi na palabas nga term ni Agdama nga Vice Governor Joy. Nauna na umanong ibinasura ng ombudsman ang kaparehong reklamo noong May 4, 2022. Naniniwala siyang politically motivated ang suspension dahil malapit na ang eleksyon. Parang ginagamitan na nila ng power nila to attack yung mga kalaban nila dito sa baba. Sinusubukan pang kunan ng panic ang DILG at Office of the President hinggil dito. CJ Torida, One North Central Luzon. Mga kapuso, are you ready for a happy weekend?
dahil makikibonding sa atin ang ilang Kapuso artists sa gaganapin Kapuso Mall Show sa San Carlos City, Pangasinan. Kasama ang cast ng Widow's War na sina Jeric Gonzalez at Royce Cabrera. Hindi rin papahuli si Aiden Benrajon, Ashley Ortega at Jay Ortega ng Pulang Araw. At si Jeff Moses ng Abot Kamay na Pangarap. Kita-kits mga Kapuso bukas alas 4 ng hapon sa San Carlos Town Center. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Dalawang lalaking sakay ng tricycle na hulikam na nagtatapon ng saku-sakong basura sa isang barangay sa Calasiao, Pangasinan. Tutukan sa report. Sakuha ng CCTV sa barangay Doyong, Calasiao, Pangasinan. Kita ang motorsiklong ito na tumigil sa gilid ng kalsada. Umaga nung Lunes, bumaba ang dalawang lalaking sakay ng tricycle at isa-isa nilang ibinaba at itinapon sa lugar ang saku-sakong basura na karga ng tricycle. Mabilis na umalis sa lugar ang dalawa matapos ang pagtatapon ng basura. Ayon sa barangay council, umabot sa 6 na sakong basura ang itinapon ng dalawang lalaki sa lugar. Base sa investigasyon ng mga opisyal, dayo sa barangay ang dalawa pero hindi patukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Kinundi na ng mga opisyal ng barangay ang insidente. Parati namin binabantayan yan, binabantayan. Kung minsan nagtatapon sila madaling araw, pagka nagbantay naman ng, ang mga barangay officials ng madaling araw, ewan ko kung nananadyo, hindi taga dito eh. Babala ng barangay council, pagmumultahin ng mga mahuhuling magtatapon ng basura sa lugar. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio. 1 North Central Luzon. Kakulangan ng street lights lalo na sa madidilim na bahagi ng Barangay Pantal sa Dagupan City, problema ng ilang residente. Silipin sa report. Madalas daw manakawan ng bobo cage na ginagamit sa panghuli ng hipon ang residenteng si Rodel Lompero ng Barangay Pantal, Dagupan City. Dahil madilim daw sa kanilang lugar tuwing gabi, bunsod ng kawalan ng streetlight, hirap daw siyang makilala ang mga dumadaan doon. Ngayon na nilagyan na ng solar streetlight ang ilang bahagi ng barangay, kahit papaano raw, lumiwanag na ang kanilang lugar. Lalo pag may mga taong hindi kakilala, pumapasok, hindi sila nakikita, hindi sila namumukuhan, kaya ang problema din namin talaga. Yung ano sa madilim na kalsada, kailangan talaga mas malinaw na yung street light. Ayon sa barangay, target na mailagay ang mga solar street lights sa mga looban. Aabot sa 30 na solar street lights ang target na maipatayo sa barangay. Mahalaga raw ito upang maiwasan ang insidente ng nakawan sa lugar. Isa po siya sa mga top problems namin before. Kasi alam naman po natin na pag sa mga madidilim na areas, lalo sa interior which is hindi pa nalalagyan ng poste ng decor, doon po mostly nangyayari yung mga criminalities. At a priority din po yung pagpo-provide ng solar lights. Kasama si Henry Duminsil, Claire Lacanilao Dongka, 1 North Central Luzon. Samantala, ilang negosyanteng apektado sa nasunog na Old Public Market sa San Carlos City, emosyonal nang balikan ang mga natupok na pwesto. Sudan sa report. Kahit delikado, pumasok sa loob ng nasunog na Old Public Market ng San Carlos City, Pangasinan, si Aling Aurea para balikan ang naabong pwesto. Hindi napigilan ni Aling Aurea ang mapaiyak sa nakita. Aabot sa 1,000,000 piso ang halaga ng paninda niya, ang tinupok ng apoy. Hindi ko nga matanggap-tanggap yun. Sa dami ng paninda namin, na ganito lang, ilang oras lang nawala lahat sa amin. Ngayon, saan kami magsisimula? Wala. Wala kaming naisalba kahit isa. Nanlulumo ang mahigit 400 stall owners na apektado ng sunog. Natakot na kami, mainit na dito, kaya hindi na kami nakapasok. Mayroon pang natirang asin daw, ipapakain na lang sa baka. Patuloy na inaalam ng BFP kung ano ang sanhi ng sunog. Iniimbestigahan ang umano'y pumutok na cellphone sa isang pwesto. Hindi rin daw isinasantabi ang anggulong sinadya ang sunog. Magkukulit po ng mga dun sa fire sensor, dun sa pinakaunang nasunog sir na ano sir, yung installed siya tapos i-inders po sa national office namin sir. Tapos hindi namin itong
lungsod. Tinatayang nasa 24 million pesos ang inisyal na danyos sa sunog bukas August 24. Nakatakdang pulungin ng lokal na pamahalaan ng mga apektadong soul owners para sa tulong na maaring maibigay sa kanila. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Russell Simorio, One North, Sancha Luzon. Nagbabala ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 1 sa publiko na maging alerto sa posibleng debris mula sa Long March 7A na galing sa Wenchang Spacecraft Launch Site sa Hainan, China. Ang launch schedule nito ay sa pagitan ng alas 5 ng hapon hanggang alas 11 ng gabi mula August 21 hanggang August 25. Ang mga natukoy na drop zones ay tinatayang 38 nautical miles mula sa Burgos, Ilocos Norte at 66 nautical miles mula sa Santa Ana, Cagayan. Bawal munang maglayag, mangisda at maligo sa karagatan na malapit sa drop zones. Iwasan din na lumapit sa debris dahil maaaring makasama sa kalusugan ang mga toxic substance nito. Anti-ASF checkpoints ipinatutupad sa mga entry at exit points sa Cagayan Valley. Narito ang report. Nagpapatupad ng checkpoints sa exit at entry points ng Cagayan Valley Region ang Regional African Swine Task Force matapos ang pagtama ng ASF virus sa ilang alagang baboy sa Isabela, Cagayan at Nueva Vizcaya. Ayon kay Dr. Manuel Galang Jr., focal person ng Department of Agriculture Cagayan Valley Anti-ASF, ipinagbabawal ang pagbebenta ng karne ng baboy sa mga apektadong lugar upang mapigilan ang pagkalat ng virus. Kabilang sa mga apektadong lugar, ang mga bayan ng Santa Fe, Dupax del Norte, Dupax del Sur at Bambang sa Nueva Vizcaya, ang Adanan at San Guillermo sa Isabela at Enrile at Igig sa Cagayan. Hindi bababa sa 124 na baboy ang nakal sa mga apektadong lugar. Sinabi ni Galang na hindi bababa sa 600,000 doses ng mga anti-ASF vaccines ang inaasahang darating sa lalong madaling panahon. 240 na blood samples ang kinolekta ng mga kawani ng Cagayan Provincial Veterinary Office sa mga pato, manok, itik at pabo sa Sulana, Cagayan. Bahagi ito ng mahigpit na surveillance sa mga hayop kontra sa mga sakit tulad ng avian influenza o bird flu. 2-3 linggo ang hihintayin bago lumabas ang resulta. Ayon sa Cagayan Provincial Information Office, layo nitong maideklara ang avian influenza free ang bayan. Unang tumama ang avian influenza sa ilang poultry animals doon noong 2023. Gagawin din ang surveillance sa ibang bayan, partikular sa mga coastal area at lawa na madalas makitaan ng migratory birds. Maliban dyan, nagkaroon din ng surveillance ng foot and mouth disease at African swine fever sa slaughterhouse ng bayan. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Dagupan City tumaas ng 2 piso kada piraso. Sundan sa report. Tumaas ng 2 pesos kada piraso ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Dagupan City. Ayon sa ilang negosyante, pahirapan ang pagkuha ng supply ng itlog at nagtaas din daw ng presyo ang supplier. Medyo mahirap mo, medyo konti. Pero okay lang naman para everything bagong-bago. Kasi mahirap yung mag-stack ka ng itlog ngayon kasi mainit. Andito tayo ngayon sa pamilihan ng itlog at sa ngayon umaabot sa 8 pesos yung pinakamurang presyo ngayon na piwi na size ng itlog habang nasa 10 pesos naman yung pinakamahal ng size ng itlog which is yung extra large. Ayon sa ilang negosyante ay pahirapan ang pagkuha nila ng supply ng itlog sa poultry farm. Sa ngayon umaabot ng 240 pesos ang kada tray ng itlog sa piwi size habang nasa 280 to 290 pesos ang kada tray ng extra large size ng itlog. Kung dati kada tray kung bumili ng itlog ang ilang customer, pero ngayon kada piraso na lang dahil sa mataas na presyo. Ngayon kasi ma'am, medyo kumunti na lang kasi medyo nagmahal din talaga eh. Kaya siguro dati isang tray ngayon is 10 pieces na lang sa ngayon. Samantala, mas mataas daw ngayon ang demand sa karne ng manok kumpara sa karne ng baboy. Nangangamba raw kasi ang ilang consumer sa ASF na tumatama sa mga alagang baboy. Pero paglinaw ng otoridad, hindi naman daw nakakaapekto sa tawang ASF na tumatama sa mga baboy. Yung mga grower na nag-call dati, mag-uumpisa pa lang mag-alaga.
para mahabol yung December. Yung MP, expected na tumataas pa rin. Yun ang nakikita natin so far. Yung chicken medyo tumataas. Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilao Dungka, One North Central Luzon. Iba't ibang pook pasyalan sa Ilocos Norte, SWAC at patok sa mga turista ngayong long weekend. Tunghayan sa report. Dinarayo ang nakatagong talon sa Pasukin, Ilocos Norte. Matatagpuan kasi ito sa gitna ng bundok at napapalibutan ng mga puno. Berding-berde ang lugar at kulay asul ang tubig. Ayon sa mga residente, tinawag nila itong Kalitungan Falls. Marami umano ang nagpupunta sa lugar dahil sa kakaibang ganda nito. May mga bato na tila hagdan na pwedeng akyatin at magdive sa talon. Malamig ang lugar at swak na pasyalan ngayong long weekend. Patok din na pasyalan ang Kaangrian Falls sa Burgos, Ilocos Norte. Malaparaiso ang ganda ng falls. Mas malinaw raw ang ganda ng falls ngayong tag-ulan kaya dinarayo ng mga turista. Paborito ring puntahan ng mga rider at mga mahilig sa adventure ang Palias Valley sa Vintar, Ilocos Norte. Mula sa Palias Valley, matatanaw ang saganang puno at higit sa lahat ang sea of clouds sa umaga bago sumikat ang araw. Nakakaayang pagmasdan ng tila kumpulan ng mga puting ulap na presko sa paningin. Sa mga nature lover, swak din ang Dipilat View Deck sa Vintar, Ilocos Norte. Mabubusog ang mga mata sa angking ganda ng kalikasan. Sa daan pa lang, masisilayan na ang berding kabundukan. Makikita rin ang Bislac River na mayaman sa native na hipon, bukto at paleleng na exotic sa mga Ilocano. IG-worthy ang view kaya't sulit ito sa mga mahilig mag-selfie. Jerek Pasilyao, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Smoking den sa Baguio City, sinalakay ng otoridad 26 na katao kabilang na ang 6 na menor de edad huli sa operasyon. Naka-alerto si Ivy Hernando. Tatlong araw na operasyon ang isinagawa ng pinagsanib na puwersa ng mga pulis sa kabundukan, partikular sa disputed boundary ng Sugpon, Ilocos Sur at Kibungan, Benguet. 4 na plantasyon na marihuana ang nadiskubre noong August 17 at 20, umabot sa 145,600 pesos na halaga ng pananim na marihuana ang nakita sa sityo na gawa Barangay Kawayan sa bayan ng Sugpon. August 21, may nakita rin sa pagitan ng Barangay Likungan, Sugpon at Barangay Takadang, Kibungan, Benguet na abot sa 4.5 million pesos ang halaga. Hindi po talaga mapapansin na agad-agad kasi yun nga, inihalo sa ibang pananim o kaya napalibutan ng ibang pananim. Walang naabot ang cultivator sa lugar, paliwanag ng PNP. Nakikita raw kasi mula sa planting site ang mga umaakyat sa bundok, kaya umaalis sila agad bago pa makarating ang mga awtoridad. Pinagbubunot at sinunog ang mga marihuana sa lugar. Suwestiyon ng pulisya, gumawa ng farm-to-market road sa lugar upang magkaroon ng legal na hanap buhay ang mga residente. Sinalakay ng pinagsanib puwersa ng Public Order and Safety Division, Licensing Office at PNP ang isang kainan na ginagawang smoking den sa Session Road, Baguio City noong Miyerkules. 26 na individual ang naaktuhang naninigarilyo, ang ilan sa kanila menor de edad. Nagbebenta rin daw ang may-ari ng kainan ng sigarilyo na lantarang paglabag sa No Smoking Ordinance ng lungsod. Papatawan ng reklamo ang may-ari ng kainan dahil nabisturing walang business permit. Inisyuhan naman ng citation ticket ang mga nahuling naninigarilyo. Dinala sa DSWD ang mga menor de edad para sa counseling. Mahigpit na ipinatutupad ang no smoking at vaping sa lungsod ng Baguio, alinsunod sa umiiral na ordinansa. Ivy Hernando, One North Central Luzon. Phase by phase na transition sa Public Transport Modernization Program ipatutupad ng LTFRB1. Kung ano nga ba ito? Alamin sa report. Sa tala ng LTFRB1, nasa 97% na ang franchise consolidation sa Region 1. Hindi daw ito magiging problema para sa Public Transport Modernization Program.
Naghihintay lang ng abiso ang LTFRB 1 mula sa Central Office kung ano ang maaring gawin sa mga unconsolidated na mga PUV units sa rehiyon. Well, kung nakaregister pa sila hanggang siguro December 31 at wala pa kaming abiso galing sa taas kung anong gagawin namin, kung huhulin ba, na ba namin sila, then we'll do it. We're waiting for guidance from Central Office. Giit ng LTFRB 1, tuloy ang pagpapatupad ng PTMP. Ayon sa ahensya, face by face ang magiging transition mula sa pagpapalit ng mga traditional jeepney sa modernized jeepney sa Region 1. Ibig sabihin, hindi bibiglain ang mga operator na palitan agad ng modernized jeep ang kanilang mga traditional unit. Pag sinabi kong face by face, kunyari 100% yung traditional mo, tapos pag sinabing face by face, baka malay mo within 2 years, 25% dapat na modernized na, after 2 years, another 2 years, 50%. Hiling naman ng ilang jeepney operator na sana'y bigyan sila ng mahabang palugit para sa pagpapalit ng traditional jeepney sa modernized unit. Sana, buwan, dito po kami para hindi maalis yung traditional, para may panghanap buhay pa kami. Kung okay naman kung re-repairin na lang yung anong. Pero kung talagang ipi-phase out, wala na kayong magagawa. Basta, siyempre, batas pag inano yan, sila masusunod, di ba? Kasama si Henry Dumincil, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Inilunsad naman sa Ilocos Norte Agricultural College sa Pasukin, Ilocos Norte, ang kauna-unahang Fiesta ti Panagraep. Pakikisa ito ng paaralan sa Sustainable Agricultural Community Engagement. Mga estudyante, guro at non-teaching staff ng paaralan ang mismong nagtanim ng mga binhi. Kasabay ng aktibidad ng ceremonial planting para sa isa na namang rice paddy art ng paaralan. Naging atraksyon at dinarayo noong nakaraang taon ang rice paddy art, tampok si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Ilocos Norte Governor Matthew Manotong. To encourage all farmers, Agtotobo, Manalon, they will value farming and looking forward na dihiting tayo. Dito anak tayo, dito estudyante tayo, they will also value farming. At Kapampangan singer nag-uwi ng mga medalya mula sa World Championships of Performing Arts sa Amerika. Ating kilalanin sa report. Part-time host at judge at full-time nanay, asawa at bukalista. Ito ang 48-year-old na si Claire Masaho Aboyme na tubong Bacolor, Pampanga. Si Claire ay miyembro ng isang banda. Nagsimula ang talent niya sa pagkanta sa harap ng mga bisita ng kanyang mga magulang hanggang sa mag-level up at sumali sa iba't ibang kompetisyon. Mula noon hanggang ngayon. Isa sa mga milestone sa karera ni Claire ang mapabilang sa mga kinatawan ng bansa sa 2024 World Championships of Performing Arts na ginanap sa Long Beach, California, USA. Isang miracle moment umano kay Claire na mag-perform sa kompetisyon matapos magkasakit ilang araw bago ang event. All I did was to pray. And then exactly 12 noon, nagkaroon ako ng voice. Limang kategorya ang sinalihan ni Claire, kung saan mapalad siyang nakapag-uwi ng silver medal para sa kanyang original works entry at bronze medal naman sa R&B entry. This is also a talent Olympics. So when we were there, ang nasa heart ko lang talaga is to be able to sing and make my country proud. Jarek Pasilyao, One North Central Luzon. Kung papipiliin po akong pagkain na aking kakainin, ano daw po ang pipiliin ko? Ang pipiliin ko po ay Bicol Express pong pagkain. Yun po ang sikat na pagkain sa amin at yun ay pagmamalaki ko at yun po ang kakainin ko. Oh no! Kanin. Opo, kanin. Kasi nakakabusog ang kanin eh. So kanin forever. Yes po, ma'am. Adi, adobong karnin yan ah. Masaya na ako. Magsasawa rin ako pero pagtsatsagahan ko kasi mahirap kumain ng hindi wala kang kakainin. Wow! Mga prutas. Kasi yun ang nagbibigay ng sigla ng mga katawan, ng tao, di ba? Pag may prutas. Siguro saging na lang po. Para pag saging kasi ano eh, potassium sa katawan kinakailangan para maging malakas.
Samantala, mapaparoon niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.